Welcome to Sir Win's Accounting Lectures. Today, walang accounting discussion na magaganap, but rather, magbibigay lang kami ng study tips and common student mistakes sapagkat sa nakaraang community poll, ito ang nanalo at gusto ng majority ng audience namin. Part pa rin ito ng aming celebration because we have accumulated at least 10,000 subscribers nang hindi namin akalain. Ang gusto ko lang sana kasi ay magturo at tanggapin ang hamon ng online class. At kaya hindi pwede na palaging synchronous class dahil meron itong mga weaknesses. Let's say hindi namin alam ang ginagawa ninyo sa bahay, minsan mabagal ang internet, lalong-lalo na dito sa province, at kapag YouTube kasi, maaaring balikan ang mga lecture at makapag-aral ka kung kailan ka mas komportable. Anyways, nandito tayo para magbigay ng tip, tama na ang drama, magsimula na tayo. Study tip number 1, momentum over motivation. Common mistake ng mga estudyante na nag-aaral lang sila whenever they feel motivated. Let's say, meron kasing makukuhang reward, gusto ng mataas na grade, maging dean's lister, or magkaroon ng Latin honor sa graduation. Or gusto nila yung professor, kasi simula ng pasukan, gustong magpa-impress, nakarinig ng magandang speech, therefore they feel motivated. Or the other way around, mayroong paparating na quiz o recitation, kaya nag-aaral. Ayaw magkaroon ng mababang grade or line ng 7. Takot mapagalitan ni nanay or matawag at masigawan ni prof. The point is, whether that is positive motivation, reward system, or negative motivation, punishment, mali ang mag-aral lang whenever you feel motivated. The whole idea of motivation is a trap. Rather, you must build momentum. Mag-aral ka araw-araw. Wala naman kasing shortcut or malalim na sekreto ang pag-aaral. Kailangan mo lang siyang gawin araw-araw. Doesn't matter the speed, doesn't matter the output. Ang mahalaga, regular mo siyang ginagawa. Umaaraw man or umuulan, merong quiz or wala, nagtuturo yung prof mo or hindi. Minsan pa nga kahit may sakit ka or nasa down moment ka ng buhay mo, ginagawa mo pa rin piliin ang pag-aaral. Kasi consistency at repetition lang ang paraan para makabuild ka ng momentum. Momentum, by the way, is yung sitwasyon na kahit ano pa mang mangyari, kahit ano pa mang problemang dumating, hindi ka na kayang tigilan. Makikita mo na lang nakarating ka na dun sa gusto mong puntahan. Para siyang trend na tumatakbo, kahit anong harang, anong madaanan, ang babangga, magigiba kasi merong momentum. Wala naman kasi yan sa likas na talino o pribilehyo. Nasa kung sino ang willing gawin ang isang bagay katulad ng pag-aaral nang paulit-ulit at todo-todo. I am inevitable. Remember, with great power comes great responsibility. Study tip number 2, always put emotions. Kung gusto mong mas mabilis maalala ang isang bagay o magkaroon ng malalim na dahilan bakit mo gagawin ang isang bagay, lagyan mo ito ng emosyon. Doon muna tayo sa bakit. Bakit ka ba nag-aaral? Anong dahilan? Para kanino? Maaaring dahil gusto mong yumaman, bahay at kotse, travel, maraming pera. Wala naman talagang masamang maghangad ng material na bagay. Pero kung lalagyan natin ang lalim ng emosyon, yung mga pangarap nating material ay mako-convert sa something na metaphysical. I mean, hindi naman talaga yung pera ang gusto natin, but rather yung kaginhawahan na kayang ibigay ng pera. Komportabling buhay para sa pamilya, ang makapagpasaya ng magulang at mga taong importante sa atin, yung maabot ang pangarap at karanasan na ating hinahangad. Point is, habang ikaw ay nag-aaral, always go back to your why. Better kung deep why. Bakit ka nga ba nag-aaral? Para kanino ka bumabangon? Kasi kung walang rason, kung walang emosyon, kulang ang dahilan para magpatuloy. Alam kong meron kang dahilan, kaya ituloy mo lang. Isipin mo sila palagi, mas gaganahan ka. Doon naman tayo sa lagyan mo ng emosyon para mas maalala mo ang isang bagay. Question, bakit ang lyrics ng kanta ang bilis mong mamemorya? Yung eksena sa K-drama ang bilis mong maalala kasi merong emosyon. Diba sa klase minsan, kung saan ka napagalitan, kung saan ka nagkamali sa quiz, iyon pa yung mas tumatatak, yung naalala mo. Kasi merong emosyon.
Putting emotion to something will make it burns into our memory. Sometimes, for a lifetime pa nga. At pag sinabi natin emotion, hindi naman kailangang palaging iyakan or drama, kasi pwede rin namang kwento at komedya. Point is, may mga subject na too technical, you cannot go away with that. Lagyan mo pa rin ng emotion ang concept no matter how boring or technical it is para mas maalala. Kung dati kitang estudyante or nakapanood na ng ilang online lectures namin, siguro mas natatandaan nyo pa minsan yung kwento kaysa sa konsepto. Let's say sa basic accounting, si Eva at si Adan, yung pagbebenta ng kalan, yung munay, yung romance ni Juan at Pedro. Kumbaga, yung mga corning jokes at mga kwento ang mas tumatatak kasi merong emosyon. Again, kung gusto mong mas maalala ang isang bagay, lagyan mo ng emosyon. Kasi경찰들은 뭐 하는 사람들입니까? Study tip number 3, believe in science. This is technical, science nga eh. Una, habang tayo ay nag-aaral, meron tayong bezel, yung katawan natin. Pangalawa, meron ng mga scientific tricks para mag-function ang katawan at utak natin para mas mabilis tayong matuto. You can take advantage of that. Madami yun. You can do your own research kung ano pa yung iba, magbabanggit lang ako ng ilan. Oxygen. Alam nyo ba na kailangan ng utak natin ng oxygen para maka-absorb ito ng concept? At kung nag-aaral ka ng matagalan, let's say nagsosolve ka ng problems, bumababa ang oxygen level sa brain kasi nagagamit ito. Therefore, para mas mag-function ito ng maayos, increase its oxygen. Paano? Drink water. H2O. May oxygen, di ba? Try nyo. Pag inaantok na kayo sa pagbabasa or pakikinig ng mahabang lecture, inom ka ng tubig. Bigla kang magigising or mabubuhayan. Dahil yun sa oxygen. Believe in science. Next is, use your senses. Alam nyo rin ba na the more senses ang ginagamit mo sa pag-aaral, mas maalala mo ang isang bagay. I mean, di ba pag nakikinig ka lang, you use sense of hearing only? Then pag yung prof nag-drawing ng tinuturo, you use sense of sight, mas naalala mo kasi two senses na yon. E paano pa kung habang nagtuturo, sa halip na pinipicturan mo yung lesson, ginagawa mo, isinusulat mo. You use the sense of touch. Tatlo na. I mean, more senses you use, the more na naalala mo ang isang bagay. Believe in science. Last is, teach your classmates. Magturo ka. Hindi totoo na kapag itinuturo mo yung alam mo, yung classmates mo ang mas nakikinabang. Mali. Ikaw talaga because you develop mastery. Kung babalikan mo, binabanggit natin, more senses, more learnings. Pag ikaw ang nagtuturo, pati creativity mo gumagana. Mas maraming positive hormones ang napuproduce ng katawan, may kasama pang ang emosyon kasi feeling mo kargo mo sila. Dahil ikaw ang nagtuturo, di ba? Sekreto ko talaga yun dati pa. Tuwing meron kaming quiz dati, naghahanap ako ng tuturuan ng classmates. Bukod kasi sa mabait ako, kasi para talaga mag-aral. May pag-aaral sa pagtuturo. One word and I hit you again. I'm telling mother. Go. Tell her. Marami pa sana akong gustong sabihin, pero next time na lang. Kapag umabot na ulit sa 25,000 ang subscribers namin. Sana meron kayong natutunan sa ating simpleng kwentuhan. Actually, merong konting edit na naganap sa video na ito. Hindi ko gawa yun kasi di naman ako magaling sa video editing. But rather, that is through the help of my sister na gumawa ng YouTube channel niya about sa sayaw. Kung nag-enjoy ka at gusto mo kaming pasalamatan, subscribe mo na lang yung channel niya. Kahit di ka manood, gusto niya lang niya na magkaroon ng 1,000 subscribers. Salamat ulit at good luck sa studies at sa buhay. Padayon, mabuhay ka!